Atas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas at mga Spectractions, and welcome to another SECC episode. At ang ating episode today ay mini tournament run, ano, galing kay Spectrax. Okay, so sit back, relax, and get your popcorn and let's watch this show, ano. Okay, so ang unang-unang kalaban ni Spectrax dito ay si Arc Sakhal 17. So what a mouthful para sa isang pangalan, ano. So anyway, let's go ahead and see at round 4 na. Ang bilis ng takbo ng panahon at patay na ang frontline ni Spectrax, pero bumanat din ang kanyang backline killer, ano. Although merong depensa, no, na timingan nung kanyang kalaban, ng depensa ang atake ni Spectrax, so hindi niya na maximize yung kanyang damage doon. But nevertheless, malaki-laki pa rin ang na-damage niya. And ang importante dito, no, nataniman niya ng lasso yung kalaban niya. And dito, deadballs na ang frontline, naghihingalo na ang midline ni Spectrax at saka yung backline ng kalaban. And of course, dahil merong shooting song ang kanyang kalaban, there was no point para lagyan or gamitin ni Spectrax yung mga cards ng kanyang midline, ano, kasi that is pretty much a guaranteed kill. So ngayon, wini-workout niya na itong beast ng kalaban niya. And of course, yung beast, ninexpect niya yung stun ni Spectrax doon, no? Kaya nilagay niya yung kanyang, which is the right thing to do, you know? Nilagay niya yung kanyang kuhan. Ay, deadball sabay namatay. What an ending, ano? Napakagandang first match. Okay, next naman si Croyz naman, ang kalaban ni Spectrax dito. At tingnan natin kung anong meron sa kanya. Mukhang speed. Ha? Mukhang speed ang kuhan. Ang tema nitong kalaban niya, no, kasi tinan mo lahat sila mabibilis. Meron siyang Dusk, meron siyang Mech, meron siyang Bird. Sana'y BMP, pero hindi BMP kundi DMP ang kalaban ni Spectrax dito, no. At sa sobrang bilis, round 2 pa lang pinatay niya na kagad ang frontliner ni Spectrax doon. And of course, itong kanyang hinayupak na Bird, mukhang in-expect niya na papatayin na siya, kaya sakong-sakto. And ang ganda, bilang na bilang din ni Spectrax ang pagpatay, ano, dahil siguro in-anticipate din ni Spectrax na gagamitin nung Suicide Bird ang kanyang pang-suicide feather, kaya sakto, deadball siya doon, ano. Ang ganda. Okay, so next up naman, ayan, bumibilis na sila sa hukay. Oh my goodness, pok, patay siya ng Dioras, ano. Pero that's okay, kasi yung kanyang free card, yun lang ang nilagay niya doon, ano. Siguro nagpakasakali lang siya. If in case hindi umatake si Spectrax, matatanggal niya yung kanyang stun, ano. But nevertheless, deadboss na rin naman siya doon. Okay, so tignan natin. At I guess at this point, ano, it doesn't really matter dahil patay na rin ang midline ng kalaban niya. So mukhang walang kwenta yung bilis nilang lahat at mabilis silang pumunta sa impyerno. Okay, next up dito sa third match, si Malba naman ang kalaban ni Spectrax dito. At double plant. Lately napapansin ko, no, maraming mga double plant user, ano. Usually yung kanilang backline is either mech or fish. Sometimes may na-encounter din akong bird. But the thing is, they're a bit challenging to kuan, ano, tapusin. Not unless yung inyong mga Axie ay malalakas laban sa plant. So in this case, ang lakas ng Terminator laban sa plant, ano. Ang ganda kasi meron siyang mga bug cards and at the same time reptile card yung kanyang champ. So lahat yun malakas laban sa plant. So perfect ang pagkakayari niya doon. And then ito naman, yun nagawa niya pang taniman ng lason. And of course yan, even though na break, wow, dalawang gain energy nakuha ng kalaban niya, ano. Tingnan mo nga naman, sagana sa energy yung kalaban niya. And meron pang pang-heal, ano. But that's okay, so nag-double reverse champ si Spectrax. Kaya walang kwenta yung 300 mahigit na shield niya, ano. Although na-block niya pa rin syempre yung initial attack ni Spectrax doon. But nevertheless, dito tapos na ng double reverse champ ang laban. Nice. Okay, so next up naman dito, ang ika-apat na laban natin. We're halfway through this video, no? Ang bilis lang ng mga laban ni Spectrax dito ay si Siluman II ng QTGKND.
Okay, hindi ko mabasa ng matino. Hindi ko malaman kung paano ipopronounce. Kasi naman, K-I-W-T-X-T. What the heck is that? What the heck is that, ha? Huh? Okay, so, let's go back to this match. Ang ganda nung kanyang pangalan, no? Siluman, no? Siluman. Parang si, parang pang Lord of the Rings lang ang pangalan niya, no? But you know what? This, itong word na to, no? Medyo familiar sa akin, but I can't quite put my, kwan, no? Hindi ko siya makapa kung saan ba, no? Now, I know merong Siliman University sa Pilipinas, pero yung Siluman, yung word na yan, meron talaga eh. Kung alam nyo, please comment it down below and help me out, ano. Nasa dulo na ng aking dila. It's at the tip of my tongue, ika nga, ano. Pero hindi ko talaga maalala. Okay, speaking of alaala, alaala na lang ang frontline ng kalaban ni Spectrax dito dahil patay na at ganun din ang frontline ni Spectrax, ano. So, dalawa sila yung pareho nilang frontline. Wala na, Deadpool na. And Deadpool na rin ang, by the way, Jumping Lason pala ang kalaban ni Spectrax dito. So, namatay. How ironic, ano? At namatay sa Lason yung kanyang backline. Okay. So, tignan natin. At isa na lang natitira sa kalaban niya. At mukhang magwa-one big push na si Spectrax. Kahit meron pa siyang special shield. Oh my God, wala na. Hindi na umabot yung panira nung Terminator ni Spectrax. Ano ang galing. Okay, next up naman, tignan natin si Jose MMTW99 ang kalaban ni Spectrax dito. And let's see kung anong maibubuga nitong kalaban niya. No? At mukhang kakaiba ngayon. At tinarget ni Spectrax ng maaga yung frontline ng kalaban niya. And ang ganda ng pagkakasetup. Ano? Kasi dito, yan, Deadpools ang frontline. Babagal ngayon ang kanyang midline. Pero dahil gumamit siya ng acrobatic, balik lang siya sa normal, ano. So just the same, mas mabilis pa rin yung midline ni Spectrax. The question is, gagamitin ba ni Spectrax ang kanyang backline killer laban dito sa Ibon? But either way, kahit hindi niya gustong gamitin, dun pa rin babagsak ang tira dahil merong aroma na nilagay ang hinayupa, ano. So ngayon, pagbabayaran ng pakila, mayroong ibon na ito ang ginawa niya. Pow! Wasak ang mukha niya doon. At nice! Yan, hinayupa ka. So, sinabayan pa talaga ni Spectrax ng isang free card, ano, dyan. Para lang mga insulto, but hindi rin naman tumagos dahil mayroong shield yung mech nung kalaban niya, ano. Okay, so dito, finally, yun, makakabira pa talaga dahil ang bilis ng mech na ito, pero ang bilis niya sobra. Hinayupa, umabot siya sa hukay ng ganun-ganun kabilis, ano? Okay, this is our second to the last match. At ang kalaban ni Spectrax dito ay si PMA.Axie.6. Hinayupa. Alright, so I wonder kung itong kalaban niya rito ay isang PMA year, no? Or Philippine Military Academy, ano? Philippine Military Academy. So, kung kayo ay taga Baguio, of course, alam nyo kung nasaan yan, ano? And kung kayo ay nasa Pilipinas, malamang din alam nyo kung nasaan yan, ano? But I wonder, gano'n pa ka-common yung knowledge na yan, ano? Gano'n ka-common? Alright, so, let's see. Mukhang, wow, ang tibay, ang lakas nung kuha ni PMA, ano? Nung mech niya at isang round lang, binira niya, patay yung frontline ni Spectrax ng Deoras. And dito, wow, grabe talaga, ang bilis, oh. Pati yung midline ni Spectrax, mamatay-matay na, no? And buti na lang, meron siyang nilagay na stun at hindi pa natapos doon. Nagawa niya pa talagang i-damage yung Deadpool. Wasted ang card ni PMA. What the heck? Bakit niya ginawa yun? Oh my goodness. Okay, so mukhang magtotodo bigay si PMA and meron siyang free card, no? And yan, nakakabuhis dito sa mga mech na ito, yung may mga free card na mech kasi namamaximize nila yung damage nila dahil doon. But nevertheless, mas mabagal ka na and ngayon tapos ka na, nag-double reverse chef. Overkill pang ginawa ni Spectrax, ano? Okay, so ang last match ni Spectrax dito ay si Bye Bye MBSZ, no? So tignan natin. At mukhang Jumping Lason na naman ang kanyang katapat dito. Oh my goodness. Alam nyo, nagkalat ang mga Jumping Lason dito sa game na ito, no? Yung mga BMP at Jumping Lason.
But like I said, by the way, kung hindi nyo pa napapanood yung ating Monday episode, meron akong poll doon, ano? And maybe kung interesado kayong mapanood sa ating Sunday special for this week, yung jumping lesson, please comment, no? Please comment in that video, no? Kung ano ang gusto nyo mapanood sa Linggo para sa ating Sunday special. And of course, kabilang doon ang jumping lesson, and I think kasi na nandoon din yung BMP, no, kasi nga sandamakmak sila, but meron ding mga rare items doon, ano, or rare teams I should say, hindi rare items, mali. Rare teams, kasi meron din tayo doon kuan. Meron tayong mga God Bug, may God Aqua, I think yun yung bago nating addition doon. Meron tayong mga Disable Sore Matches. So, you know, kung kayo ay isang Terminator user or kamukha ng kay Spectrax ang inyong team, ano? So, it might be a special interest for you, no? Alright, so there we go. Oh my goodness, ayan na ang power ng Jumping Lason at tinalunan na nga si Spectrax. And tignan natin. At hindi tuloy napabagal ni Spectrax yung kanya kalaban, ano, but that's okay kasi yung midline ni Spectrax dito, uy, ayan, tinira na naman. At hindi gumana yung stun ni Spectrax doon. Well, actually, wala naman palang stun, so never mind. At dito, yari kang jumping lesson ka. Sumugod na at nag-bye-bye si bye-bye ng Dioras. Alright, so I hope nag-enjoy kayo dito sa video na ito. Kahit na medyo maiksi-iksi than our usual Spectrax video, please go ahead and hit that like button, ano? Ano ba yan? Kinakain ko lahat ng sinasabi ko. Kasi meron pa akong anesthesia. Kinayupak, meron pa akong anesthesia habang ginagawa ko ito. Okay, so anyway, hit that like button kung kayo ay natuwa. And kung kayo naman ay bago, welcome to Patatas Origins TV. Hit that subscribe button naman, ano, para hindi nyo mamiss ang ating mga uploads dito sa ating channel. And matulungan yung lumago at lumaki ang ating community. Kung kayo naman ay nag-enjoy, why not? Walang mawawala sa inyo, di ba? Alright, not even a coconut. So with that, I will see you in the next battle!